Magandang araw po. Ito pong muli si Pastor Judah Jim Cantorian ng National Council of Christian Community Churches. Narito po tayo ngayon sa pag-aaral ng T4T, Training for Trainers. Ito po ay Training Network, month number 4. Timeline to Make Disciples and Multiply Churches, month number 4 na po tayo. So, nung month number 1, we began to share the gospel using prayer, care, share, and sharing our testimony. Nung month number 2, we continued to share the gospel using prayer, care, share, sharing our life testimony, and using share the gospel simply lang. Yun pong Ephesians 2:8-9. We also began to look for persons of peace. Yung person of peace ang makakatulong po sa atin para makapag-start po tayo ng outreach Bible study. Month number 3, we continued to share the gospel and look for persons of peace. When we found the persons of peace, they gathered a group for us and we started OBSS, or Outreach Bible Study. Month number 4, we will continue with our OBSS. We will also continue to share the gospel. Patuloy pa ang paghahanap natin ng person of peace at magbubukas pa rin po tayo ng mga OBSS. Then we will do this personally to practice what we preach. So again, yun pong mga dark shaded na boxes, yun po yung mga nagawa na po natin at yung medyo dark ng kaunti yung gagawin po natin this month. At yung mga medyo light, yung shade, yun po yung gagawin natin for the coming months. So, the majority of our new fruit will come, not through us, but through our new believers. We will mobilize them to share the gospel through the stories. Some of them may be new persons of peace, and they can become the leaders of our new outreach Bible studies. So, yun po ang ating sinasadya dito. Mag-multiply tayo in all levels. We will cast vision and coach them along in this process. So, ang gusto po natin, mag-develop tayo ng mga OBSS at the same time, makapag-develop po tayo ng mga OBS facilitators. So, sana masundan po natin itong ating timeline at ito ang magiging guide po natin towards planting churches. Church Planters Parable, a parable of the leaven. So this time, magkakaroon tayo ng groupings. Group ourselves into 3. Nais ko na pong basahin ang Matthew 13, verse 33. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampalsa na inihahalo sa isang babae sa tatlong bakol na harina, kaya't umalsa ang minasang harina. Ulitin ko po ang pagkabasa po nito, Matthew 13:33. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong bakol na harina, kaya't umalsa ang minasang harina. This time, bibigyan ko po kayo ng time para i-discuss ito with our facilitator. Napakaganda po nitong ating ginagawang training kasi dito po, hindi lang ako nagtuturo, hindi lang ating facilitator ang nagtuturo, kundi bawat isa sa atin, we learn from one another. Kasi doon sa ating implementation,
magkakaiba po ang ating setup, magkakaiba ang ating konteksto. So, napakaganda na pag tayo nag-gather together, we learn from one another. So, huwag po natin ipagkait anumang mga karanasan natin sa ating implementation, ibahagi po natin upang tayo ay matuto sa isa't isa. Sa pangunguna po ng ating facilitator, eh, magkakaroon din tayo ng discussion and we will learn from one another. Babalik na po tayo sa ating groupings with our churchmates para po sa susunod nating discussion about follow-up ng ating personal implementation. So, dito po sa ating training na ginagawa, bawal po ang tamad. Dapat po kung ano natutunan natin, i-implement natin. So, this time, ipa-follow up natin kung ano na yung mga progress natin, ano na yung mga naranasan po natin habang tayo po ay nag-i-implement ang natutunan po natin dito sa training. So, sa pagkakataon po ito, muli, pangunahan tayo ng ating facilitator para po i-follow up yung ating personal implementation. Again, napakaganda nitong ating training kasi hindi lang personal implementation ng ating pina-follow up, pati po yung ating local church progress. So, pangungunahan po ulit tayo ng ating facilitator para po sa bahaging ito, manatili po kayong nakaupo with your church mates. Make disciples. Ito po ang mandate natin at talagang pinapahayo tayo ng Panginoon para gawing alagad ang mga bansa. So,
gusto ko pong uling ulitin yung definition of making disciples. To make disciples, we must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples will also share the gospel to make disciples. Dapat po, kabisado natin by heart itong definition of making disciple. So mag-practice nga po ulit tayo. Inihiling ko po ang bawat isa na this time ay mag-practice sa pamamuno po ng ating facilitator. Na-identify na natin ang ating tupang naligaw. We practice prayer, care, share with them. Share our testimony and share the gospel simply lang with them. Some of our tupang naligaw are also persons of peace. Yan ang maganda. When we consider a person of peace from among our tupang naligaw, they will gather a group of people for us. Mga kaibigan nila, kamag-anak. Then, we use outreach Bible study lesson number 1. Ito po yung babaeng pinatawad with the whole group. So, yun ang progress po natin. So, ano pang future disciples? When you have group members in your OBSS, this is a huge step in making disciples. Everyone in your group is an excellent candidate to become a disciple. Pagka nangyari po yun, disciple maker ka na, kapatid. So, ano po yung next step na gagawin natin in making disciples? Of course, more OBSS guides. Ito may bibigay po sa atin ng mga guides. To make further progress today, you will receive 3 more guides. This will give the new believers in your groups a solid foundation in their salvation. So, available na po yung OBSS guides na yan. Meron tayong hard copy, meron din po tayong pa-video na pwedeng-pwede nyo pong gamitin. So, tayo po ngayon ay dadako sa Panginoon sa pag-pray. Mananalangin po tayo. At pipili po kayo ng isang tao dyan sa inyong grupo para manguna sa prayer at ipag-pray po ang bawat isa, walang lalampasan, asking God to make them an effective disciple maker. So, prayer time na po tayo. Overview of T40 Bible Studies. This time, we'll continue to sit with our churchmates. Manatili po tayo doon sa ating mga kasamaan sa iglesia. You have received the first OBS guide, yung babaeng pinatawad. Maganda, di ba? Napakaganda ng lesson na ito. Sana naging malaking tulong ito sa inyo. Meron pa bang susunod? Yan ang tanong. Marami pa po. Tingnan po natin. So, hopefully, you have your first OBS using lesson, our lesson, yung babaeng pinatawad. Hindi pa sapat ito. One OBS covering salvation is a good start. Kasi nagpo-focus po ito sa salvation. But most people need to hear the gospel a few times before they have genuine saving trust in Jesus. Minsan, di makuha sa isang Bible study lang. Dahil dito, meron tayong 3 pang lessons tungkol sa kaligtasan. Each lesson covers a different aspect of the gospel. Pagsama-sama, halos kompleto na po ito. So, we will try the new lessons. Ito po ay para po sa inyo. Today, you will receive the following lessons. Lesson number 2, makipot na pintuan. Lesson number 3, ang kriminal sa krus. Lesson number 4, ang alibughang anak. Napakagaganda po ng mga lessons na ito at available na po ito para po sa inyo. Meron po tayong hard copy nito.
at meron din po tayong video ng mga lessons pong ito. So, mamaya, we will have a demo of how to lead OBS, or lesson number 4, yun pong alibughang anak. We will not do a demo of lesson 2 or 3. We will just give these lessons to you. The method is the same as the demo you saw last month and the demo you will see later. So, ibibigay po natin sa inyo yung lesson number 4 as a demo. Kung natapos na ninyo ang babaeng pinatawad, tuloy na sa lesson number 2, ang makipot na pintuan. If you haven't yet started your first OBS, continue to look for your persons of peace who will gather your group for you. So, huwag tayong titigil. Hanap lang po ng person of peace para makapag-start na po tayo ng ating OBS. Now, how to start your OBSS? O paano tayo magsisimula ng Outreach Bible Study? Una, identify your tupang naligaw. Then, practice prayer, care, share. And then, share your testimony or your personal life testimony. Share the gospel, simple lang. Pagkatapos po ng testimony, bridge yun to share the gospel. Yung ginagamit po nating Philippians 2:8-9. So, pagkatapos po mag-share ng gospel, simple lang, find the person of peace. At yung person of peace ay gagather yung kanyang mga kaibigan at kaanak, then use OBS number 1, babaeng pinatawad sa inyong OBS. Pagka nakapag-start po kayo, tuloy-tuloy na po yan. So, napakaganda at very exciting po itong ating ginagawa. So, do whatever works. These are tools for you to use. Hindi tayo nakatali rito. Do whatever it takes to get a group together and start Outreach Bible Studies. Use whatever will help you. Kasi yung iba sa atin, meron ng mga paraan na ginagawa para makapagbuo ng OBS. Okay lang po yan. Napakaganda po yan. Then make disciples through using our OBS lessons. Okay po, so gusto ko pong ipakita sa inyo sa screen yung ating pong kabuuan ng ating mga lessons. Simula phase 1, phase 2, phase 3 hanggang phase 4. Una po yung phase 1, salvation. Phase 2, urgent discipleship. Phase 3, becoming a church. And then phase 4, long-term discipleship. So as you begin your OBS, be sure to do this with groups rather than with individuals. So ang ating pong target ay grupo, hindi lang po isa. So pwede natin gamitin tong mga materials na ito. Okay, we focus now, yung focusing. Number one, where are you at in the process of making disciples? Yun ang unang tanong, what is your next step? Pangungunahan po ulit tayo ng ating facilitator this time para i-discuss ang mga katanungan ito. And then after po niyan, mag-end po kayo sa panalangin with our facilitator. Masasaksihan po natin ngayon ang isang video ng OBS materials number 4. Ito po yung The Prodigal Son o pinamagatan din tong Ang Pagmamahal ng Ama. Pero pareho lang po yung topic na yon. So panoorin po natin ang video at sabayan po natin ito sa pangunguna po ng ating facilitator. We will learn how to teach this very simple lesson doon mismo sa ating mga binabible study at doon sa ating grupo. So, let's watch and actively share and participate dito po sa ating pong lesson number 4. Magandang araw po sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Nasa lesson 4 na po tayo.
ang pag-ibig ng Ama ang ating pong pag-aaralan ngayon. Sinabi po sa Biblia sa mga awit 9:2, "Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan." Pupurihin natin ngayon ang Diyos sa pamagitan po ng pag-aawitan. So, pangungunahan po tayo ng ating facilitator o isa po sa ating mga kasamahan po dyan para umawit ng papuring awit sa Panginoon. Salamat po sa masayang pag-aawitan. At this time, babasahin po natin ang Epeso 2:8-9. Sabay-sabay po natin babasahin ito. Ipapakita ko po ito sa inyong screen para sabay-sabay po natin basahin. "Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa." Okay, ulitin po natin minsan pa ang pagbasa ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabay-sabay po tayo minsan pa. "Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa." Malinaw po ang salita ng Panginoon na ang ating kaligtasan ay sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Last week po ay nag-aral po tayo tungkol sa kriminal doon sa krus. I hope ninyo po nakakalimutan ang ating kwento. At marahil ito po ay naikwento nyo na rin sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. So this time po, sa pangunguna ng ating facilitator, kukumustahin po natin yung ating progress at meron po tayong mga katanungan na pag-uusapan sa pangunguna po ng ating OBS facilitator. Salamat po sa inyong update na pinagkaloob sa inyong progress ng inyong pagbabahagi ng kwento sa inyong kaanak at kaibigan. So this time po, hayaan nyo na simulan natin minsan pa ang ating pag-aaral sa isang tanong. Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos ng ganito, "Bakit kita papapasukin sa aking kaharian?" Ano ang iyong maisasagot sa Kanya? Pwede po bang sa pangunguna ng ating facilitator, pag-usapan niyo pong muli at sabihin po ninyo ang inyong kasagutan sa mga tanong, sa tanong pong ito. Salamat po sa inyong mga pagsagot doon sa ating tanong. Purihin po ang Panginoon sa inyong pong buhay. This time po, makikita natin ang tamang sagot ng ating aaralin ngayon. Ang tanong po, ang pag-ibig ng Ama. Paano natin mararanasan ang kanyang pag-ibig at kanyang pagpapatawad? Makikita po natin yan sa ating pag-aaralan ngayon. So, sa pagkakataon po ito, muli tayong magpa-partner-partner. Humanap uli kayo ng inyong ka-partner at kung maaari po yun po mismo katabi nyo na ang maging ka-partner po ninyo para po mas madali, mabilis ang ating pag-aaral. Kung lalayo ang isang tao sa Diyos, paano kaya siya manunumbalik? O paano siya makakabalik sa Panginoon? Tingnan po natin sa isang kwento
nahango po sa Luke chapter 15, verse 11 to 24. May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunsong ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Nilustay niya sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nagkaroon ng matinding tagutom, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, halos kainin lang niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi sa sarili. Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo niyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Luke 15:11 to 24. May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Nilustay niya sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nagkaroon ng matinding tagutom kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, halos kainin niya na ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi sa kanyang sarili, Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan siya nang singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatamang guya at tayo'y magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang.
Salamat po sa inyong pagsishare ng kwento ayon sa inyong pagkaunawa. Para po lubos nating maintindihan ang kwento at mas maging malinaw pa, uulitin ko po for the last time ang kwento. Babasahin po natin sa Luke 15:11 to 24. May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Nilustay niya sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nagkaroon ng matinding tagutom kaya siya'y nagsimulang maghirap. Napasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, halos kainin niya na ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi sa kanyang sarili, "Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.' At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Madali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatamang guya at tayo'y magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." At sila nga'y nagdiwang. Sa pagkakataon pong ito, meron po tayong siyam na katanungan na ating pong tatalakayin sa ating grupo. Pangungunahan po tayo ng ating facilitator. Salamat po sa inyong masayang pakikibahagi sa ating pong discussion. This time po, i-distribute ng ating facilitator ang ating pong lesson na pwede nyo pong gamitin para maibahagi din po itong kwento sa inyong mga kaibigan at kaanak. Meron tayong hard copy nito at maaaring nyo din pong gamitin itong ating video para ma-share sa kanila ang ating lesson ngayon. Bilang dagdag linaw po sa ating pag-aaral, ang
Ako po ay muling magbabasa ng isa pang talata sa Biblia sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi po dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ulitin ko po, John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Para po malinawan tayo sa talatang ito, meron po tayong inihandang limang katanungan dito na inyo pong i-discuss muli at pangungunahan tayo ng ating facilitator sa ating pagtatalakay nito. Salamat po sa masayang discussion, sa ating dagdag linaw, at I hope na lalo tayong naging mas malinaw sa atin ang salita ng Panginoon sa ating pinag-aaralan ngayon. Ngayon, paano magiging anak ng Diyos? Kung tatanungin ka ng Diyos ngayon kung paano ka naging anak niya, ano ang iyong maisasagot sa kanya batay sa ating pinag-aaralan? So, gusto ko po ng bawat isa ay mag-share ng kanilang kasagutan sa pangunguna po ulit ng ating facilitator. Bawat isa po magbigay ng kanilang kasagutan. Nakatitiyak ka ba na ikaw ay anak na ng Diyos at makakasama sa Kanya sa buhay na walang hanggan? Matapos po tayo mag-aral, nakatitiyak ka na ba? Pwede po bang sagutin niyo ang tanong na ito sa pangunguna uli ng ating facilitator? Salamat po muli sa inyo pong mga pagsagot doon sa ating mga katanungan sa masayang discussion. Ngayon po, marami pa tayong mga kakilala na di pa anak ng Diyos. Sila ay kagaya ng alibugang anak, malayo-malayo sa Panginoon at napapahamak ang kanilang buhay. At patuloy na mapapahamak kung hindi natin sila babahaginan ng salita ng Panginoon. Kawawa po sila. Alam natin ang kanilang kalagayan. Pero pwede silang maging anak ng Diyos ayon doon sa ating pinag-aralan. So ibabahagi po natin sa kanila ang ating natutunang kwento para sila man ay magkaroon ng pagkakataong malapit muli sa Diyos. So para po maging mahusay tayo sa ating pagkwento, magpa-practice po tayo ngayon. So inaasahan ko po na kayo ay makikipag-cooperate para lalo tayo magamit ng Panginoon sa pag-abot sa ating mga kaibigan at kaanak. Sa tulong po ng ating facilitator, gagawin po natin ang practice at ating pong kabisaduhin at ayusin kung paano natin ipipresent ang kwento na ating natutunan ngayon sa ating mga kaanak at kaibigan. Salamat po sa inyong pakikisa doon sa ating practice. Alam ko po na kayo ay handang-handa na ngayon
para ibahagi yung kwento sa ating mga anak at mga kaibigan. So, bilang action plan po natin, ano ang pangalan ng dalawang tao na kakilala po ninyo na pwede niyong bahaginan ng kwento? Para niyo po bang isulat ang pangalan o i-share sa ating grupo? Nakikinig po ang ating mga kasamahan at maging ang ating facilitator. Tapos kung hindi po kayo magsimula ng bagong grupo, sino ang handang magturo na ng lesson 1 sa mga babahaginan po ninyo? So, maaari niyo po ba itong gawin with your facilitator? Okay, this time, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Ipagpipray po natin yung mga taong gusto nyo pong makarinig ng kwento. Mahal ito yung kaibigan nyo o kamag-anak po ninyo. Let's pray. Panginoon, dinandalangin ko po yung binanggit na mga pangalan na babahaginan po ng iyong salita sa pamamagitan po ng kwento ng pag-ibig ng Ama. Dalangin ko po na ihanda mo po ang puso ng mga taong ito at hayaan niyo po na sa pag-share sa kanila ng kwento ng aking mga kapatid, magkaroon sila ng tunay na kaunawaan. Hayaan mo na ang iyong banal na espiritu ang magbigay sa kanila ng matinding conviction upang magbalik loob sila sa iyo, katulad po ng alibughang anak. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, next week po uli, tayo ay magsishare po tayo kung ano ang tinugon ng Lord, kung paano tinugon ng Lord yung ating prayer ngayon para sa ating mga babahaginan. So, umaasa po ako na meron kayong magagandang ibabahaging kwento sa atin at sa ating pong grupo. This time po, tayo po ay pangungunahan ng ating facilitator para ipanalangin ang ating mga pangangailangan. So, sa pangunguna po ng ating facilitator, nais ko po na ibahagi ninyo sa pagkakataong ito ang inyong mga kahilingan sa prayer para po maisama po specifically ang inyong pong mga kahilingan sa prayer. So, pangunguna po tayo ngayon sa prayer ng ating facilitator. Salamat po sa inyong pong mga prayer requests na naibahagi. Naniniwala po ako na sa pangunguna ng ating facilitator na ihayag po sa Panginoon ang inyong mga kahilingan at umasa po tayo na may katugunan ng Panginoon sa ating mga request. So, magtatapos na po tayo sa ating pag-aaral ngayon at nais ko po kayong ipanalangin at ang inyong paghayo na gamitin tayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin na sinamahan niyo po kami bisan pa sa aming pag-aaral at nakahanda na po kami magpagamit sa iyo sa pag-share po namin ng kwento sa iba, sa aming kaibigan at kaanak. Hinihiling ko po na ang patnubay ng iyong Espiritu Santo ang maranasan po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay pinatawad po ninyo at nakaranas ng inyong pag-ibig at ng inyong kahabagan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng pasasalamat at papuri. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, natapos po natin ang lesson number 4 at inaasahan ko po na sa susunod na linggo magkikita-kita ulit tayo para sa lesson number 5 at patuloy tayong magdalangin sa isa't isa sa ating paghayo. Maranasan natin ang matinding pagpapala ng Panginoon. Napakasaya ng ating pag-aaral ng lesson number 4. Meron pong mga ilang katanungan na ating pong i-discuss. Pangungunahan po tayo uli ng ating facilitator to do it.
Okay, new believers can do it. Not only can all of your church members lead OBSS, hindi lang po sila, hindi lang yung mga dati nating members sa church. These OBSS are so easy to lead that even the brand new believers, bunga ng OBS po yan, can lead their own OBSS kaagad. Ginagawa na po ito ng marami. Marami na po tayong kwento narinig tungkol po dito na yung mga bagong mananampalataya ay nangunguna ng sarili nilang grupo at nakakapag-lead ng OBS dahil napakasimple po ng ating mga materials. Ngayon, lalo pang pinasimple dahil meron na po tayong video na mga lessons ng OBS. Fastest growth comes through multiplication. We can grow by multiplication as we mobilize our new believers to start their own OBSS. Mas lalong titindi ang ating multiplication kung sa simula pa lang yung mga bagong mananampalataya ay tuturuan na po natin ang manguna sa OBS. So yung tamang DNA ang ilalagay natin sa kanila para mag-spread ang gospel ng mabilis at makapagtanim tayo ng maraming simbahan sa iba't ibang lugar. Dadako po tayo sa prayer time. Ask God to raise up a mighty army of OBS leaders in every church. At kahit po yung mga bagong mananampalataya, itataas ng Panginoon para maging mga OBS leaders. So, hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo, sabay-sabay po kayong magpipray this time sa ating prayer time. Components to mobilize new believers. Ang totoo po, the harvest is plentiful, sabi nga, but the laborers are very few. Ready na po yung harvest, pero kokonti po ang mga mag-aani. Kailangan po natin ng maraming mga workers. Thousands of people are ready to be in the OBS. We don't have enough OBS leaders. So, paano ang ating gagawin? Saan tayo kukuha ng mga workers? Marami sa ating mga church members, hindi naman nagtuturo ng OBS. Ang tagal na sa church, walang ginagawa. So, pwede po tayo mag-mobilize ng mga workers. We can raise up thousands more OBS leaders by mobilizing our brand new believers. Mga bagong mananampalataya. Mas madali silang i-mobilize at sila po ay maiinit pa dahil bagong tanggap sa Panginoon. Para gawin ito, meron tayong mga karagdagang bahagi or additional components sa bawat OBS. Sinadya po natin yan para mag-raise up ng maraming OBS leaders. Paano natin gagawin ito? Tingnan po natin. Ang normal parts ng Bible study, ito po yung karaniwang ginagawa natin, may tatlong bahagi po. Una, sa ating Bible study, mayroong worship, yung awitan. Pangalawa, yung aralin. Yung may nagtuturo minsan, kadalasan parang preaching type. At ang pangatlo ay panalangin. Yun pong tatlong yan ang normal na Bible study. Yan ang napapaloob dyan. So, hindi nagbubukas ang new believer ng bagong OBS. In typical Bible study like this, the new believers attend, but they never begin to lead their own OBSs. Yung traditional talaga, umaattend lang yung mga tao. Kapag may pagkakataong magbukas ng bagong OBS, aasahan ang leader na siya rin ang mangunguna sa bagong OBS. Dahil sasabihin, hindi ko pa kaya magturo, kayo na po magturo. So, yung new believers ay hindi po namo-mobilize to be the leader of the new OBS. So, may karagdagang components po tayong idinagdag sa T4T. Meron tayong additional components at ginuhitan po natin ang mga karagdagang bahagi o components na yan. A-flash natin sa ating screen. So, una po, yung worship. Pangalawa, meron tayong follow-up. Tapos yung aralin. Then,
hamon para magbahagi. And then number 5, taong babahaginan. Number 6, practice para maguna sa sariling grupo. At number 7 ay pananalangin. So instead na 3 doon sa traditional, naging 7 ang ating components sa T40 lessons. So, ang sadya ng karagdagang components ay magbubukas ang new believer ng panibagong grupo. Yun po yung disenyo nito. The members of this new group will be the family members and friends of the new believers. He will lead the group, imbes na si pastor o yung ating Bible study leader or ating church planter o isang church member. Ang ating pong aasahan na magbubukas at magumuna dito ay ang mga bagong mananampalataya. Kaya-kaya ng bagong mananampalataya? Kaya-kaya ya? Ang tanong, palagay ko po, kaya-kaya. Dahil napakadaling maguna ng isang T40 OBS. Kaunting encouragement lang ang kailangan doon sa mga bagong mananampalataya. This is the purpose of the additional components. Simple lang, kaya napakadaling sundan. So in this additional component, we remind our new believers how blessed they are to be saved. Before, they were guilty from their sin. Now, they are forgiven. They have a relationship with God. They have peace and joy. But this is not true to their family and friends. God wants them to share this great news. So ito po yung papaunawa natin doon sa mga bagong mananampalataya. Kailangan abutin ang kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. So sa hamon para magbahagi doon sa isang component, we challenge new believers to share. Sinasadya po talaga na hamunin sila para magbahagi. Tapos magbubukas sila ng bagong OBS sa kanilang mga babahaginan. And new believer ang manguna sa mga bagong OBS. By doing so, we are multiplying new Bible study leaders. After the challenge to share, we ask the members in our group to give the names of the people. They will share the story with them and try to open a new OBS with them. They will be the leader. Sino-sino ang babahaginan? They will give the names of the potential members of their new OBS. So, additional components, practice para manguna sa sariling grupo. Habang nasa Bible study, bawat isa ay magpa-practice manguna ng Bible study. Kasama po yan, napapalo po yan doon sa lesson. Dahil nag-practice na sila at nakita na kaya nila, mas lalong maaaring magbukas sila ng bagong OBS. Siyempre, mahirap kang magturo kung hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Pero dahil may practice na ginagawa doon sa OBS mismo, iisipin na kayang-kaya kong gawin ito kasi nakapag-practice na sila. So sila ang magbubuna sa bagong OBS kagaya ng ginawa nila sa practice. Sasabihin na, simple lang naman pala, kayang-kaya kong gawin yan. Additional component po, yung follow-up. Sa follow-up, alamin natin kung kumusta ang progress nila sa pagbabahagi ng kwento sa taong linanon nilang bahaginan. Alamin din kung kumusta ang progress nila para magbukas ng bagong OBS na sila mismo ang mangunguna. Laging may follow-up bawat OBS. Kung ganoon, mas malaki ang chance na magbubukas sila ng sarili nilang OBS. So, alam nila na nagpa-follow up tayo. So, pag alam nila na nagpa-follow up tayo, tiyak na gagawin po nila yung inaasahan natin para sa kanila. Another one, review of additional components. Paano makakatulong ang bawat karagdagang component na ginuhita natin para magbukas at manguna na ang new believer ng sariling panibagong OBS? So, reviewin po natin. Pwede po bang kayo ang mag-review ng pitong additional components na ito o itong
very effective components para mag-mobilize ng mga bagong OBS leaders. Sa pangunguna po na ating facilitator, let's discuss these components. Ang sadya ng bawat karagdagang component ay para mag-mobilize ng new believers para sila po ay magbukas ng sarili po nilang mga OBSs. This is one way of multiplying in all levels. Nagmumultiply tayo ng workers, nagmumultiply tayo ng OBS. Napakaganda. So magiging mabilis ang pagtatanim natin ng mga simbahan. So ang pangkaraniwang Bible study ay may tatlong components lang. Hindi po natin yung ginuhitan doon sa ating screen. Karaniwan, hindi magiging OBS leader agad-agad ang new believer. Karaniwan, hindi magmumultiply ang normal na OBS. Kaya minsan nagtatagal yung OBS, maabot ng taon, at walang nadidevelop na mga bagong mananampalataya. At hindi nagiging church yung OBS na yon. Para lalo tayo maging mabunga, ihanda natin ang ating mga bagong mananampalataya para sila rin ang manguna ng OBS. Ito ang pinaka-the best na paraan para tayo ay mag-multiply. Again, pag-una tayo ng facilitator natin para sa ilang discussion. Action plan for your local church trainings. So, ang ating purpose ay to train all of our members. Pero, kagaya ng sinabi ko, kung sobrang laki ng church, pwede mag-start tayo sa specific group, focus doon sa group na yon, and then later on, unti-unti po natin iti-train ang lahat ng member natin sa church. So, tuloy-tuloy lang po ang ating pong training sa ating mga members to make disciples. So, yung best time, may mga suggestion tayong pinag-usapan last time. Hopefully, you have found the best time so that all of your members can avail of the trainings. So, kahit anong ganda ng training, pagka hindi pinupuntahan ng mga tao, baliwala yung training na yun. Kaya hanapin po natin yung pinaka-the best na time na magiging available ang maraming mga tao. Usually, Sunday. Ano po? Sunday ang pinaka-the best. Marami pong gumagawa na isinasama sa worship service ang training para sa mga members to make disciples. So, if the pastor and the church leaders are active in making disciples, it is likely that church members will follow this example. If the pastor and church leaders have no time to make disciples, it is likely that church members will also not have time for this. Magsagawa muna tayo para sundan tayo ng ating mga miyembro. So tingnan po natin yung ating progress and plan. Doon po sa ating pong meron tayong mga boxes diyan sa inyong lesson, diyan sa inyong manual. Tingnan niyo po. So, number one, hopefully you have made good progress by now in conducting T4T trainings in your local church. In the table, dyan po sa inyong manual, for the trainings that you have completed, write done in the date column in the table. So, pagkatapos na po, lagyan mo done. Tapos, date. Set a date for the remaining T4T trainings. Write in the scheduled date when you will conduct its remaining training in your box. So, ganun din, yung facilitator number 3, isasama po natin yung names nila sa upcoming local church training. So, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon this time na kompletohin na po yung inyong action plan. Meron po kayong hawak dyan sa inyong manual. Pangunahan ulit tayo ng ating facilitator para kompletohin po natin yung ating action plan.
Later today, you will receive a digital copy of the complete materials to use for the trainings in your local church. Kompleto po tayo dyan. Pwede po kayong humingi mamaya sa ating facilitator. Ibibigyan po nandin yan yung makipot na pintuan, ang criminal sa cruz and the prodigal son. So available na po yung mga materials na yan. Ganon din po, the digital materials you will receive contains a soft copy of reporting TARP that we used earlier today in our follow-up time. It will be a big help to you to use this TARP when doing the trainings and follow-up in your church. So pwede po kayo magpagawa ng TARP na ito para mag-silbing guide at di tayo ma-derail at mag-silbi din po itong encouragement sa ating mga members dahil pag tinignan nila to, makikita nila yung ating progress sa ating pong ginagawa. OBSS led by brand new believers. Ito po yung sadya natin dito sa ating mga materials para ma-mobilize natin ang mga bagong mananampalataya na mag-plant ng church o mag-lead ng OBS that will lead to planting new churches. So, new believers have lots of great contacts with unbelievers. Hindi kagaya natin na dahil matagal na tayong Christian o konti na yung ating mga kaibigan at kaanak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, they can make excellent leaders as they start new OBSs for their family and friends. So, tingnan po natin yung steps for new believers to lead their own OBSs. Number one, the new believers attend the OBS led by a church member. Pangalawa, the new believers share the story with the family and friends. Pangatlo, the new believers invite their friends and family to read and discuss the Bible together. At ang pang-apat po, the new believers start and lead a new group attended by their family and friends. Okay? Napakasimple lang ano po para makapaga ito po yung mga apat na steps for new believers to lead their own OBS. Pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator para reviewin po ang mga steps na ito sa atin at makabisado po natin ang steps to develop and mobilize new believers para mag-lead ng OBS. Second Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Ito po yung biblical basis nitong ating pagdidevelop ng mga bagong mananampalataya para maging OBS leaders. Sabi po dito, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things which you have heard from me, entrust this to faithful men who will be able to teach others also." Napakagandang talata. Ito po ang verse scripture para mag-lead sa atin to multiply. Ngayon, gusto po kong ibigay sa inyo yung tips for starting new OBSs led by new believers. Number one, notice who shares the story. Sa pangunguna po natin sa OBS, observe who is sharing about the story. These are your best candidates to become leaders of new groups. So maging kin-observant po tayo pagka nagtuturo tayo ng OBS. Tingnan natin yung talagang active na nag-share ng mga story. And then, i-encourage po natin sila. Give them lots of encouragement to start their own groups. So pag may napupusuan na tayo at nakikita natin ang potential, i-encourage natin na magkaroon, na kaya nila magbuo ng isang grupo na sila ang mauuna. And then, number three, you need to pray often, asking God to use them to reach their family and friends. So ito ang pinakamagaling, ang prayer para mag-raise ang Panginoon ng mga bagong leaders. And then, number four, dapat keep it simple, yung ating pagtuturo ng OBS. As you lead your OBSs, make sure you keep it very simple
so that your new believers can easily imitate everything that you do. Pag ginawa mo yung komplikado, mahirapan silang sundan. Kaya bawal ang sobrang galing. Simple lang para madaling masundan ang ating mga bagong mga mananampalataya na gusto nating maging OBS leader. So, yun po yung mga tips na napakahalaga po para mag-develop tayo ng mga bagong OBS leaders. Okay, this time po, dadako tayo sa locations for church planting. There are many ways to multiply churches. Whatever method of church planting you choose, it must be based on relationships. Here are two approaches to church planting that we can use, both based on relationship. Dahil tayo po ay mga Pilipino, Asian, we value relationship. So, sa church planting, ang ating basis din po ay relationship. So, location number one, kahit saan, kung mayroong relationship na, marami na tayong existing relationship, pwede natin gamitin ang mga ito para mag-plant ng mga churches kahit nasaan ang mga taong ito. Gamitin natin ang mga existing relationship na yan. Para mag-plant ng church sa ganitong paraan, bumalik tayo sa ating mga tupang naligaw. Yung pinag-aralan po natin last time, ito ang mga kilalang kilala na po natin. Halimbawa, kapamilya, kapitbahay, kamag-anak, katrabaho, kumpare o kumare, lahat ng may kay. Oh, yung kahit na hindi kay, ninong, ninang, or inaanak, suki, kaklase, o dating kaklase, o friends po natin sa Facebook, o mga pangalan sa ating cellphone. So sila po yung mga example na meron tayong existing relationship. So pwedeng tayong magsimula sa mga ganitong tao para maghanap ng personal peace, para mabuksan ang OBS na later on magiging isang ganap na church. So pag-aralan natin kung paano magiging church yan. So sa simula, hanapin po natin kung sino yung mga potential nating kilala na magiging person of peace natin na makapag-o-open ng OBS para sa atin. So, kung ganito, pwede tayong mag-plant ng church kahit nasaan ang mga ganitong relationship. Okay? So, merong malaking chance na makapag-plant tayo ng simbahan. So, mga posibleng location, maaaring ito ay sa loob ng ating subdivision, kahit malapit sa ating church, no problem. Nasa ibang probinsya o marami pang iba, kahit saan, basta may relationship. Hoy, naalala ko yung isang tinuturuan ko sa Thailand, nag-open siya ng OBS, ang kanyang binuksang OBS ay nasa Europe, pero nasa Thailand siya. Ang Bible study niya ay ginagamit niya ang messenger para mag-OBS. O, nakapag-plant siya ng church. Nasa Thailand siya, pero yung na-plant ng church, nasa Europe. Hindi ko matanda kung anong bansa sa Europe. Pero, ang ganda ng kanyang testimony, using relationship, nakapag-plant po ng church. Pangalawa pong location, doon po sa ating target na barangay. Another way para mag-plant ng church ay humayo sa ating piniling target barangay. The church may already have a target barangay. If you have attended a provincial consultation for your province, you probably adopted a target barangay then. Kasi doon po sa ating provincial consultation, ginagawa po natin yan with the Philippine Challenge, ating pong pinapakita sa mga manggagawa natin ang lagay ng probinsya kanilang kinalalagyan at na-identify po natin doon kung ano-ano ang mga barangay na wala pa pong church. At yan po ang ating priority para pagtaniman ng mga simbahan. So makakatulong po yan
At pwede niyo pong hingin ang data niyan sa ating opisina sa Philippine Challenge. So, pwede po yan yung ating tinatarget talagang barangay. So, let's review. So, pangunguna po ng ating facilitator, reviewin po natin ito, ating pinag-aaralan. Okay, sa ating pagpa-plant ng church, kung may relationship na, maaring pinili ito bilang target dahil may kakilala tayo roon, okay po yun. Maaring may mga kamag-anak, isang miyembrong lumipat o iba pa. Napakaganda pong strategy niyan at it is really working. At na marami na po tayo na-plant ng church dahil po dyan ating sinundan yung ating mga miyembro o meron tayong miyembro sa somewhere o may kamag-anak doon sa probinsya, sinundan natin, nakapag-plant po tayo ng church. Napakaganda pong strategy niyan. Pero kung wala pang relationship, kung sakaling wala pa tayong kilala sa isang target na barangay, pwede pa rin mag-plant ng church. Kailangan lang magkaroon tayo ng contact doon o kailangan mag-build ng panibagong relationship. At dito, babalikan natin yung prayer care share. Pwede tayong magkaroon ng impact sa community at mag-develop ng bagong relationship doon. Kaya napakaganda po nung ginagawa natin na medical mission, livelihood programs, minsan nagkakaroon tayo ng nagre-response tayo doon sa need ng community pag may kalamidad, nagbibigay tayo ng mga relief goods, meron tayong relief operation. By doing that, we are building relationship at napakaganda kung mag-i-end po yan sa isang pagpa-plant ng church sa isang village. So, paano? Paano natin gagawin? Tingnan po natin sa susunod na topic, yan po yung make contacts. Pag-aaralan po natin yan next time. Now, pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator about your strategy na gagawin. Make contacts. Ito ang paraan para mag-build ng relationship. Kung may plano kayong mag-plant ng church sa isang target barangay, wala pa kayong malakas na relationship doon, kailangan mag-build ng panibagong relationship. Paano po natin gagawin ito? Yung word na meet needs. Ang pinakamagaling na paraan ay gamitin natin ang mga need meeting activities. Sa diyan po sa inyong notes, meron po mga sample of actual methods that some churches have used to plant churches and target barangays. Pansinin po ninyo na nakakatulong sa aktual na pangailangan ang bawat method. At marami po dyan ginamit po mismo natin. Isang example po na ginagamit po natin ay yung basketball clinic. Nakikipag-tie-up tayo sa crossover para mag-develop ng relationship sa community sa mga bata ages 7 to 14 years old. At bumubuo tayo ng basketball team. Nagde-develop tayo ng isang basketball team. Of course, in cooperation with the parents at nung barangay. Pagkaho nakapagbuo tayo ng relationship doon, ang bilis pong makapag-plant ng church. Marami na tayong example dyan sa Bicol, dito po sa Teresa Rizal, nakapag-plant tayo ng church using crossover basketball team. Ganon din po yung medical mission. Napakaganda pong paraan yan para makapag-plant ng church. Yung church natin sa probinsya ng Sorsogon, nagsimula po yan sa isang malaking medical mission. At nagkaroon tayo ng operation tuli. At nagbigay tayo ng libreng gamot, libreng consultation. Bunga po yan. Nakapag-plant po tayo ng church. At ngayon, tuloy-tuloy, nanganganak pang mga simbahan. So, yan po yung ilan sa mga example na pwede po nating gamitin para makapag-develop tayo ng relationship doon sa ating
bagong target area. So, pwede nyo pa pong dagdagan yan ng mga listahan na yan dyan po sa inyong hawak na manual. Okay? As you build new relationship, always pray and look for person of peace. Lagi pong hanapin yung person of peace kasi ito ang makakatulong pong malaki sa atin. When you find the person of peace, always open OBS with groups rather than with individuals. Huwag tayong mag-focus sa isa lang. Laging focus tayo sa family o sa group of friends or yung infinity group ng ating POP o yung ating person of peace. Use person of peace to lead you to groups. Siya talaga yung gagamitin ng Panginoon para magbuo ng grupo para sa atin. And then, we need to partner also with holistic ministries. Most denominations have holistic ministries or ministries for social engagement. Partner with these ministries as these ministries meet needs. You can follow up and plant churches. There are also parachurch ministries that can partner with us like PILRADS or PCEC, Operation Blessings, yung World Vision, Food for the Hungry, ang You Are Special Foundation, at ang CLM, ang TMCC, at iba pa. Marami pang mga grupo na pwede nating maging ka-partner para tayo ay mag-develop ng relationship sa isang community. So, what creative ideas has this given you that you can use in your church planting? You can use the ideas listed above or siguro meron kayong iba pang mga idea. So, pangunahan ulit tayo ng ating facilitator para dagdagan pa natin itong mga nasa listahan na po natin, mga ideas to develop relationship with the community that we're targeting to do church planting. Reminder, the best source of contacts is still those whom you already have a relationship with. So, lagi po nating alalahanin po yan. So, what excites you about building relationships and planting churches? Paunahan po tayo ng ating facilitator para po i-discuss ito with our churchmates. Implementation Monitoring Guide, month number 4. It's easy to get off track or lose focus in our church. Use the monitoring guide para po hindi tayo ma-defocus, lagi tayong mag-maintain o makita natin yung ating progress ng malinaw na malinaw. Kaya meron po tayong tinatawag na implementation monitoring guide. Gusto ko pong tingnan po natin, i-scan natin yung ating monitoring guide. Meron po kayo dyan sa inyong manual. At sana po ito'y makatulong sa atin para sa ating planning at nang on track tayo palagi as we mobilize our members to make disciples. So, iscan po natin ng mabilis lang itong ating monitoring guide. Make disciples. Ito talaga ang mandate sa atin, mga kapatid. Kaya ang focus ng ating training ay make disciples. Ngayon, ano po yung strategy to make disciples? Una, to make disciples, we start with OBS. And then, number two, we use 4 OBS lessons. Yun pong nag-focus po sa salvation. Number one, babaeng pinatawad, makipot na pintuan, kriminal doon sa krus at yung prodigal son. And then number 3, to start OBS, we find person of peace. Sana nasusunod nyo sa ating screen. So, to start OBS, we'll find the person of peace. At itong person of peace ay ito magtutulong sa atin para tayo ay makapag-lead ng OBS.
And then number four, to find person of peace, we use tupang naligaw. We use prayer crusher. We share our life testimony. And then we share the gospel. Simple lang. Yun po yung Ephesians 2:8-9. So ito po yung apat na strategy na ginagawa po natin to make disciples. So again, ibibigay ko sa ating facilitator ang pagkakataon para i-discuss po ng bawat isa ano yung mga mahalagang bagay to make disciples. Make disciples. Yan ang ating mandate, mga kapatid. So to make disciples, we must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples must also share the gospel and make disciples. Sana makabisado na po natin itong ating pong definition ng disciple making. Ulitin ko po uli, ano po? Lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples will also share the gospel and make disciples. I hope and pray na abisado na po natin ito by heart. So coming soon, next month, we will prepare to baptize our new believers. Exciting po ito. Kaya abangan po natin yan next month. So plant churches, within few months, we will help our new believers and our OBSS to become an active part of a local church. In most cases, this will be in new churches that we plant. Ito, lalong exciting po ito. This is making disciples. Pag-aaralan natin ang lahat ng ito next time. So excited po ako na makita na ang mga bagong simbahan ay pinapanganak sa pamamagitan po ninyo. Prayer time na po tayo. This time, pangungunahan tayo uli ng ating facilitator. Magpo-focus po ang ating prayer for personal needs and then para po sa prayer for making disciples. So take time to pray for one another. Para po sa ating schedule ng ating month number 5 training and month number 6, pagkakataon nyo na po ito para isulat, i-block nyo po ang inyong mga calendars ahead of time para wala pong conflict sa schedule. Tandaan po natin, bawal po ang umabsent sa ating mga training. Kaya i-note nyo na po ang ating date, time, and venue for month number 5 and 6. Before tayo po mag-end ng ating training sa araw pong ito, nais ko pong mag-share sa inyo mula sa Luke chapter 15, verse 20. Ito po ay patungkol doon sa alibughang anak. Basahin ko po, Luke 15, 20. Malayo pa ay natanaw na siya na kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Gagamitin natin ang kwento ng alibughang anak sa ating mga OBS. Personally, para sa ating sarili, ano ang dapat nating alalahanin at dapat gawin batay sa kwentong ito? Una, mag-develop ng tayo ng awa. Sabi po doon, dahil sa matinding awa, ang ama ay may matinding awa para sa kanyang anak. Naway, gayahin natin ang ama. Okay, tayo rin ay magkaroon ng matinding awa sa mga hindi pa mananampalataya. O magkaroon tayo ng matinding burden sa kanila na upang sila po ay maabot ng salita ng Panginoon. At dito po sa ating binasa, asahan natin na may magsisisi. Sabi po, malayo pa ay natanaw na siya.
The father fully expected his son to return. He saw his son kahit nasa malayo pa. He was always looking, always expecting. He was patiently waiting because he fully expected the son to come home. We also expect that many will repent and come to the Lord. Asahan po natin yan. As we share the gospel, marami po mga tao ang magbabalik loob at magsisisi, magbabalik loob sa Panginoon. Dahil may pag-asa tayo, we will share the gospel and start OBS. Aasahan po natin na magkakaroon tayo ng matinding bunga, maraming magbabalik loob sa Diyos sa ating paghayo at pag-share ng gospel at pagbubukas ng mga OBS. Then, pangatlo pong itinuturo sa atin dito, prepare to celebrate. Sabi ng Ama, tayo ay magdiwang. Envision this. Darating na ang araw, sasamba ang mga binabahagi na natin ng salita ng Panginoon. Sasama sila sa worship. At sa araw na yan, magdiriwang ang bawat isa atin. Tayo ay magpapasalamat sa Panginoon. Sama-sama tayo magsiselebrate sa katapatan at kadakilaan ng Panginoon. Naway gamitin tayo ng Panginoon para marami pa ang makalapit sa Kanya at makaranas ng Kanyang dakilang pag-ibig. Tayo po'y manalangin this time. Panginoon, salamat po na sa pagkakataong ito, ini-encourage mo po kami upang patuloy na humayo at alam po namin na hindi masasayang at kailanman ay hindi nasasayang ang aming pagpapagal. Dahil alam po namin na maraming mga magsisisi, maraming magbabalik loob sa iyo as we share the gospel with them. At kami po'y patuloy na magsiselebrate sa takdang panahon na sila'y makakasama namin na mag-worship sa iyo. Magsiselebrate po kami ng kadakilan at kapangyarihan mo. At tunay na ang kaluwalhatian ay patuloy naming ipagkakaloob sa iyo. Even right now, amin pong binibigay sa iyo ang pasasalamat at kaluwalhatian sa tagumpay na ipinagkaloob niyo na po sa bawat isa. Sa iyo ang papuri at kaluwalhatian. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tapos na po tayo sa ating month number 4. Looking forward po tayo next month, expecting na marami pong bunga ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon as we implement what we have learned today. At ang dalayan ko sa Panginoon, nawa, kasihan ng Banal na Espiritu ang inyong implementation at mamunga po kayo ng masagana. The Lord bless us all.